Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kawalan pa rin ng kuryente at tubig sa Catanduanes at ang pagbangon ng mga nawala ng tirahan. At sa Nueva Ecija naman, ginawa ng paraan ng mga magsasaka ang mga binaha nilang pananim. Saksi si Joseph Moro. Magtanim ay di biro, sabi sa kanta. Dagdag pa hirap pa kapag ang taniman ay nalubog sa baha gaya sa San Jose City, Nueva Ecija, kung saan pilit isinalba ng mga magsasaka ang kanilang pananim kahit mataas pa ang tubig. Sa bayan ng Aliaga, nalubog din ang mahigit 100 hektaryang bukirin at 40 bahay ng matibag ang isang dike. Lumagasa kasi ang tubig na naibon sa bundok dahil sa mga pagulang dulot ng bagyong Pepito. Natumba rin ang poste ng kuryente kaya pinutol muna ang supply. Ang Buenlag Central School sa Calasao, Pangasinan, mag-iisang buwan ang lubog sa baha mula pa noong tumama ang bagyong Christine. Nagkakalumot na sa paligid. Apektado ang in-person classes na mayigit 900 estudyante. Gayun din ang kabuhayan at tirahan ng mga residente sa 13 barangay na may baha pa rin. Nakabantay ang mga otoridad sa probinsya lalo't umabot na sa critical level ang antas ng Sinukalan River na karugtong ng Pantal River sa Dagupan. Lampas critical level na ang tubig sa Cagayan River na nagdudulot ng matinding baha sa mga kalapit na lugar kabilang ang Tubigaraw City. Bubong na lamang ng mga bahay sa Barangay Centro G ang matatanaw. Halos 1,000 residente ang nasa evacuation center. Abot bubong din ang baha sa Ilagan Isabela, kaya ang ilang residente sa ikalawang palapag na ng bahay na nanatili. Libo-libong nananatili pa rin sa mga evacuation center sa buong probinsya. Hiling nila tulong pangkabuhayan para makabangon sa epekto ng sunod-sunod na bagyo. Ano yan talaga? Ano yan naman talaga? Kanayan kayo mabaha. Kasi yung gambir. Iniinda rin ang mga residente sa Catanduanes sa pagkasira ng kanilang mga bahay dahil sa Super Typhoon Pepito. Ang iba winasak ng malakas na hangin at may mga nadali ng landslide at paghuhon ng lupa. Hindi namin po alam kung saan po kami kukuha ng pagpagawa ulit ng bahay. Talagang hirap na hirap po kami ngayon. Baka pwede na makahing panghero, kahit natrapal, matirahan man lamang namin. Nananawagan po ako na kung ano po yung mga tulong na ibibigay namin, na ibibigay nila dito sa bayan namin. Sana naman po ay mapadili nila para makarecover na rin yung mga kababayan ko. Ang mga nawasak na establishmento, kabahayan at mga pananim na tanaw mula sa himpapawid ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-aerial inspection sila ni Catanduanes Governor Joseph Cua. Inikot nila ang mga napuruhang bayan kabilang ang Panganiban, Karamoran, Bagamanok, Viga at Gimoto. We have to rebuild, rehabilitate. You know that doon sa ibang lugar, nakapagbigay tayo ng mga construction material, mga yero, mga disportos, para maka-start lang na. Pero siyempre meron tayong assistance doon sa mga damage at saka muni damage houses. Kasalukuyan ay tinitingnan na itong si Pangulong Marcos yung extent ng damages ng bagyong Pepito, and so far ang impression ng presidente ay talagang malakas yung pagtama ng hangin lalo itong si bagyong Pepito, kaya karamihan sa problema noong mga residente dito sa Catanduanes ay kung paano makakapagsimula ulit, lalo na yung gawain yung kanilang mga bahay. Hindi ba yung infrastructure, hindi gaano. Usually, dahil sa landslide, dahil ng erode, dahil malakas ang baha. Pero if we look at the main roads, main thoroughfares, meron din talagang damage. But yung sementado, mukhang nag-survive naman. Sa kabila ng bagsik ng bagyong Pepito, walang naitalang nasawi sa probinsya. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang preemptive evacuation. Kuminsan na talaga, it's hard to convince people to leave their homes, but very natural instinct here. It's going to be our standard now, huh? It has been our standard since the very beginning. I think all local government officials will have learned that. Bukod sa pagbibigay ng construction materials, pinatututukan din ng Pangulo ang kawalan ng tubig pa rin ngayon sa probinsya, kaya magpapadala ng water filtration devices. 13 lamang sa 315 ang mga barangay ang may kuryente, kaya hihiramin ang mga linemen ng gobyerno sa mga karatig probinsya. Magpapadala rin daw ng mga satellite communication equipment sa mga bayang walang signal. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.